And guys, 5th day na namin sa bahay. Nakasurvive kami ng 5 days na nandito lang. Hindi pa kami nagkakasawaan sa isa't isa. O si Ian, high blood na. Wait lang. So, ano na siya sa routine namin. Wait lang. So, bibigyan ko na si RR ng food niya, breakfast. Sobrang dami. Tataba itong aming ano, patient. Good morning! Wow! Ako ang vlogger of the day. Yan na ang food mo. Magtimpla lang kaming kape. Wala pang mainit. That's the ayuda of the day. For 5th day, ayuda. 5th day, ayuda. Lalo pa sa sana ko, pag nag-negative pa siya po ngayon. Hindi pa pwede. Hindi pwede eh. 10 days ka pa, uy. Lalo pa sa sana ko ng pinto. Ah. La eh. Uy, pati pinto. Yeah. Yeah, bye. At ang favorite mong maling. Yes. Enjoy. Bye. So, ayun na nga, guys. Day 5th. 5 days na po kaming stuck dito sa bahay. So, ayan nga, sisimula kami magtrabaho dito. Ayan. Si Tim Abin na doon sa kwarto, nagtatrabaho din siya. May mga meetings din siyang ina-attendan. So, ayan. Nakikita niyo, si Nicolette nagsistart na siya magtrabaho. Work from home. Dito sa PBB house. So, ayan. Work muna, guys. Guys, tatlo na po kami nag-opisina dito sa bahay. Ayan, kung nakikita niyo, work from home life. Ayan. So, tapos yung iba nandun sa, tapos na din namin kumain ng saging. Tsaka itong turon ni, Nicolette. Guys, meron naman ulit kaming, dumating na magsaswab ulit kay Nanat kasi ayun, hindi pa dumadating yung result niya nung sa first niya. Tapos yung second pa, ikinancel yun. So, ayun. Ayan, so bibidihan natin si Nanat ngayon para meron tayong proof. So, may bago na naman po kaming, first evicti. Evicti ba natin? Kaya na-evict na lang po si ate. O, kanda ka na ba, Nat? Kanda ka na ba? I miss ka namin ng 5 days. Siya yung second first evict ngayon. So first first eviction night namin din yung araw. Ubusin po lang dapat mira pang tingin wala. May pagsin ka na. Dalawa. Kaso lang eh. Ah, wala pa. Ako, ang nakailang swab na po si si Nana. Luna, ha? Luna, no. Ayan. Snack food, Luna. Natchin si Nana. Natchin. Ay, naruwa pa lang. Now for our 5th day. At? Yuhu! Dapat yung ginalakan, ha? Ako ba ako baro? Ayan. Okay lang na. Oh, yan, Gina. Kunin mo na lang, ha? Bye. Ate Meg. Pero sa hotel na siya tonight. Bumisita lang at nagdala siya na. Crispy Kreme! And ito, as usual. Trabaho pa rin ako kahit gabi na. Grabe na ka kasinom sa labas. Parang feeling mo kayo kayo lamabas. Na-stress ako sa work ko. Luna, saan yan? Kami sa ate, kasi 5 days pa kami dito. Ingat, guys! Balik, guys! Liam! Ay, Liam! Luna! Enjoy! Meron na siyang may malet ulit si ate. Ano na siya?
evicted na siya sa bahay ni kuya. Uy, kuha ka dyan. Ito yung mga chichiria. Kuha ka na mga chichiria dyan. Tubig day! Ay, yung ibang tubig kasi nandun sa anong kuha ka pa tubig day. Doon ka lang sa Big Mart yun. Yeah. Grabe naman sa baka kaya. Ingat day. Pangirin ka namin. Ah, si Luna. Mamimiss ka atin ni Neutron. Neutron, wala na magpapakain sa'yo. Bye, te. Ingat. Ayun yung mga tisyo ko. Ingat. Bye. Enjoy ka sa ano hotel quarantine. Charot. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Kaya gusto niyo ito tatlo. At? Oh. Mautumba na ah. Ayan, sarap sa buhay ganyan eh. Pero may lang yung deliver pagkaon eh. Comedy slide. Tumbo ko na ah. May iyong nani? Taya, exercise lang. Aray! Gusto ko nang gumagawa eh. Gusto ko nang maghakbang daw eh. Oh, exercise kayo siya. May nabi ako mag-aralan eh. Katid lang pa. Yan is iyo. Buong. Bye! Nanti. Come on, don't feel alone. I'm just one call away. Come on, you vlog. Nag-vlog. I nag-vlog. Day 6. Ah? Food. Kakainin ni Luna ko dito si Luna. Guys, good morning. Day 6 namin ngayon and katatapos na namin kumain. Ako yung naghugas, ako yung taghugas today. Nakalabas na si Ate May, tsaka si Ate Tash gawa ng dahil may ina sila sa app nila nung mismong time na swinap ay first day ng quarantine namin. So, kinonsider sila as 5 days lang dito sa bahay. So, hindi sila dito nakatira. Nag-hotel. Hintayin nilang matapos namin yung 10 days dito. Guys, syempre, simula sa na nangyari sa amin to, lesson learned na din sa amin na hindi nga naman kasi natin alam kung sino ang magpa-positive sa mga tao dito sa bahay. And syempre, hindi naman kami, especially yung mga hindi medical worker dito, lalo na si RR na hindi siya resident dito, hindi siya nakakapag swab talaga regularly. Kahit nga ako, hindi ako nagsaswab. Pag importante lang or kailangan na parang mandatory talaga sa amin. Siguro yun yung time na nagsaswab lang ako. Kaya hindi mo, wala talaga kasiguraduhan lahat. Sabi nga ng pinsan ko, treat everyone as a COVID patient or positive. Awareness na din para sa lahat na kahit makita mong healthy kayo or something na wala namang kayong sakit, isipin pa rin natin na kailangan mag-ingat pa rin tayo sa bawat gagawin natin. Kasi sa panahon ngayon na pandemic, hindi wala talagang sure. Kaya dapat kailangan sa atin din yun magsisimula yung awareness and preventions. Diba sabi nga, prevention is better than cure. So, mas mabuti nang ma-prevent muna bago ka magkaroon ng ganun. So, syempre, ang dami kong sinabi para lang dahil dito. So, syempre, para lang dahil may mga nanonood naman sa akin. Gusto ko lang din is malaman nila or kung ano yung mga natutunan na namin para kahit para sa inyo din na maging aware din kayo at ma-prevent nyo yung mga ganitong mga pangyayari. So, kaya nga ito, nag-init ako ng water. Sabi ko sa kanila,
pag nag-back to normal na kami dito, yung tapos na yung quarantine, lagi na namin i-sterilize lagi ang mga gagamitin namin utensils. Especially, yung mga inilalagay natin sa bunganga natin, sa bibig natin. Baso, or tasa, and spoon and fork. Yun yung mga special, mga importanteng gamit na kailangan nating i-sterilize lagi before or after nating kumain. Yun ang sabi ko sa kanila. Pag mag-back to normal, kahit ako na lang laging gumawa nito. Ayan, kasi total ako naman na nakaisip ng idea na to. Natatawa ako kasi dahil ginagawa din naman talaga namin to nung mga college pa kami. Kahit sa bahay, siguro sa Romblon, nung mga bata pa kami. Kasi nasanay din naman kami ginagawa namin tong pag-sterilize sa mama namin, sa parents namin, tsaka sa mga tita namin. Especially kay Tita Yumi, yung mami ni Ate May. Kasi yun talaga yung hindi pwede magsimula yung pagkain namin kung hindi nasa-sterilize yung o hindi napapabad sa mainit na tubig yung spoon and fork. So, at least ngayon, nagagawa na namin ito ngayon dito. Ngayon ko lang na-realize na hindi dahil sa pagiging maarte ng isang tao yon, kundi sa pagiging maingat lang. So, dati ko naman yan na-realize na nung during nakatira ako kay Tita Yumi. Pero mas lalo ko siyang na-appreciate ngayon yung mga ganyang ginagawa ni Tita Yumi kasi yun nga yung sasabi ko na para hindi mo nga malalaman kung anong mangyayari pa sa susunod or in the future. So, ito na nga yung pandemic. At least yung ginagawa niyang yun since bata pa sila, mas helpful siya ngayong pandemic. Kasi yun naman talaga dapat, di ba? So, always sterilize or sanitize everything na ginagamit nyo sa bahay and kahit saan man kayong pumunta. Especially ngayong pandemic. Yun lang, guys. Sana may matutunan kayo today. Yeah, 6 days na kami. 6 day. So, kaya pa namin to. Tiwala lang kay God. And, basta sama-sama kaming lahat. So, isa sa kailangan nating gawin sa bahay while quarantine ay ang paglilinis. Ayan, si Nanat naglilinis na siya. Ayan, iwas din yan sa mga infected area. Wow. Ayan, di ba? Nililinis niya yung sala and linilinisin din niya dito. Ayan siya. Kasi paghinana. It's my turn to cook na naman. So, ang lulutuin ko ngayon is yung isa sa recipe ko. Yung honey glazed garlic chicken. Ayan. So, inaano ko siya, nilalaga ko muna siya sa seasonings para mas magnuot yung lasa sa mismong chicken bago ko siya lulutuin. And of course, I'm still working. Kasi kahit habang luluto ako ay marami pang tumatawag sa akin. Ay nako. Huwag ko ba. So ayun. Kakatapos ko lang mag-gawa nito, request ng isa engineer namin. Gumawa ako ng material. So habang naghihati-hati ako dito, tinawagan ako para gawa ng request. So, ayun, may email. Wait lang. Tingnan natin. Hindi pa rin ako nawawalan ng trabaho kahit andito ko sa bahay. So, mahirap pala pag work from home kasi hindi ka din pala tatantana ng trabaho. Pero at least, I can handle naman. Yun nga lang yung mga hard copies and ibang submissions, mahirap kasi hindi ko siya magawa or dahil andito ako. Ngayon kunin ko na siya. Medyo kumukulo na siya. Ayan yung mga ingredients ko. Nilabas ko na. So, ayan na guys. Yung boiled chicken. And gagawin ko na yung mga ritual na ginagawa ko sa honey glazed garlic chicken ko. Guys, kung gusto niyo mag-try lutuin kung paano kung gusto niyo malaman kung paano lutuin yung honey glazed chicken ko, i-check niyo lang sa mga previous videos ko, previous vlog ko sa channel ko na to. And meron ako doon isang vlog na how yung recipe ng honey glazed garlic chicken ko. So try to watch it, guys. Ayan. Kung gusto niyo lang magluto ng ganito. Ngayong
color niya kasi meron siyang honey, sukat toyo. So, meron pa akong second batch. Hmm, amoy ano na siya. Honey garlic chicken. Yan yan. Order ako ng sesame seed. Kasi nawalan kami ng sesame seed dito. And itong ginagawa kong garlic, honey glazed garlic chicken. Kailangan, hindi pwedeng walang sesame seed. Ayan. Kailangan yan kasi malabon siya itong luto kong to. So, ay! Sarap na naman. Kuha tayo. Ayan, bud. Nagkalat pa ako dito. Ilagay na natin siya sa China. Nani? At? Ayan, luto ko yan. Oh! Guys, 6th day namin. Pang-anim to. So, kainan na. Dinner na namin to, guys. So, ayun, guys. Ano, bago matapos ang araw ngayon, nilaban ko yung kapatid ko. Ayan siya. Kakakuha ko lang dito sa washing. Ito yung damit niya. Pangalawang ano ko to, pangalawang salang, hindi ko lang na video yung una, nakalimutan ko. So, ayan, dahil nga nasa kwarto lang siya, stuck siya. So, ang ginawa ko is pinalabas ko yung mga labahan niya dahil alam ko ilang days na kaming nakakulong. So, ilang days na din siyang walang laba-laba. So, ginagawa niya yung mga underwear niya, nilalaban niya sa CR. So, kaya nilaban ko siya ngayon para isampay na lang niya dun sa loob ng kwarto. Kaya ako nakamask kasi syempre, yung hindi natin alam kung saan dyan yung mga ginamit niya nung time na nag-positive siya. So, di ba, mas mabuti nang mas maingat tayo. So, mag-sanitize din ako after pagbigay ko sa kanya nito. So, at least, ito naman, malinis naman na to kasi nalabhan na. And ilang beses ko siyang inulit bago ko siya i-stop. So, ayun guys. Bibigay ko na sa kanya itong nilaban ko. Hi guys. Good morning. Pang day 7 namin. Diba? Day 7. Day 7 namin ngayon. Nagising ako sa tawag na naman sa office. Nauna pa sa alarm ko. Tapos ito, dito si A. Good morning! Hi! Sama natin din ni A. Ayan, ginising niya yung tita niya. Tita nanat niya. Tapos si Faye, wala na pala dito. Siya pala nagluluto ngayon ng breakfast. So, ayan guys. Day 7 na. Yes, nakasurvive kami ng 7 days. Tapos tomorrow, swab na naman kami. Thank you.
pagkatapos namin mag-breakfast, nag-ano ako, back to work. Ayan, kasi daming tumatawag sa akin. And, ayun nga, kahapon, dinadala nila ako ng mga papers, paperwork, yun yung mga inspection report na sinasubmit namin sa office. So, kailangan kasi may record ko to, may update ko yung log namin. Kasi kailangan na kailangan nila yung log ko. So, ayan. Trabaho pa rin kahit na quarantine. And nakamask ako dahil para akong ino, medyo sinisipan ako dahil sa nakatutok dyan. Dyan kasi ako natutulog, diba? So, dyan talaga yung tutok-tutok yung AC. Parang sinisipon ako. Tapos parang kahapon or sunod na araw, uminom ako ng malamig na ano, soft drink. So ngayon, hindi na ako iinom. So, ayun. Trabaho muna tayo. On. Nagawa si Pay ng tawag dyan, Maruya. Paano kanina yung medyo na-ice-ice na marami ko? Tapos ito pa, naubos na. Yan, si E. Nag-enjoy na siya. Laging food trip dito sa bahay. Binigay ko na si RR. Ah, binigay mo na? Pabigyan mo rin. Guys, pahinga mo lang sa RR. Lagi akong haggard sa mga video. Salad girls. Na-upload ko na nga yung una eh. Salad girls. Pinivate ko muna. Lagi na ako. Sa sobrang busy ko sa work, nakalimutan ko ng kapatid ko. Buti na lang dito si P. Tao po. From DOH po. From Ceja/DOH. Ceja. Delivery. Ration po. Kakain. Ay, pagkain. Oo, oh, umalis ka na dyan pag nag-log, pumunta na siya. Saan ko ilalagay? Papatong. Ano to? Rasyon. Ano mo na sobrang busy ko? Si Abby na nakaalala. O, buti na lang. Enjoy. Hey, Faye. Tumo na lang ako. Ayan. So, ano to? Midnight snack. Ay, almost midnight. Ano, almost... Technical na midnight. Almost midnight snack po kami. Ay, hindi ba morning na? Pag-1 morning na yun. O, diba? Sino ba hindi tataba sa quarantine, no? Hindi namin kailangan ng ration from, ano, DOH. okay na kami sa amin. Chill ko lang dyan, Colette. Nox. Nag-movie marathon ni Colette. Ilang movie na pinanood niya. Thank you so much. Sarap. Ito ayaw na ayaw sa vlog ko. Guys, i-ano nyo siya. Comment kayo. Sabi mo sa Pradita to. Pinsan ko. Follow at... ano to? Facebook. Diary ng Fainget. Yan yung ano nyo. Tsaka ASMR Hungry Ears. Harap. Kakaiba yung mga topic namin guys. So, censored to. Tiyan! Hindi namin papalimit sa inyo. Amin-amin lang.